Nagpatawag ng press conference ang Philippine Sports Commission ngayong araw para pag-usapan ang ilang mga pagbabago sa komisyon at ang mga planong proyekto sa huling quarter ng 2023 hanggang sa 2024. May ulat si Darilo Clares. Nagsagawa ng isang press conference ang Philippine Sports Commission ngayong umaga dito sa Rizal Memorial Sports Complex kung saan tinalakay ng ahensya ang mga programang ihahain hanggang sa susunod na taon. Sa pangunan ni PSC Chairman Richard Bachman at bagong Executive Director Paolo Francisco Tatad, inisa-isa ang mga institutional programs at projects na pangasiwaan ng Office of the Chairman at ng apat na PSC Commissioners. All programs, okay, we have actually 10 programs. We have the Women in Sports, we have the Indigenous People's Games, we have the Corporate Social Responsibility in Sports, we have Para Sports, Larut Saya, we have the Batang Pinoy, the Philippine National Games, Philippine Sports Institute, the Philippine Sports Training Centers, and the Regional Training Centers. This will be all under the Office of the Chairman. Plano rin ni Bachman na ipaayos ang mga regional training centers sa mga satellite offices ng PSC para makatulong sa grassroots program ng komisyon. The reason why I will use these offices to actually help me in grassroots. Kung meron man sa probinsya na wala pang grassroots, then we come in and we help. Kung may programa man, then we'll also help out. We'll ask the PSI to help out and train these volunteer coaches, train these technical officials, and referees, just to improve this process when they do actually teach these kids. Ayon pa kay Bachman, ngayong taon naman nakalatag ang pagsasagawa ng Philippine National Games at Batang Pinoy na gaganapin mula December 17 hanggang 22 sa Manila at Pasig City. Inasa na bibigyang prioridad ng PSC ang pagtugon sa mga pangailangan ng mga Pilipinong atleta at ang pagpapalawig ng grassroots program sa iba pang panig ng bansa. Darilo Clares, PTV Sports.